Magandang hapon mga bata. Ito pong muli si Teacher Malu, ang inyong guro sa EPP 5 ICT para sa Quarter 1, Week 6. At sa hapong ito ay ating tatalakayin ang mga panuntunan sa pagsali sa discussion forum at chat. At narito naman ang mga most essential learning competencies or MELC. Dahil sa pagkatapos ng aralin, kayo ay inaasahan na naipaliliwanag ang mga panuntunan sa pagsali sa discussion forum at chat. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating aralin ngayong hapon, atin munang sagutan ang mga pagsubok. Para sa unang pagsubok, hanapin ang icon sa itaas sa mga sumusunod na websites. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, mayroon tayong Facebook. Number 2, Mozilla Firefox. Number 3, Twitter. Number 4, Google. And number 5, YouTube. At para sa ikalawang pagsubok, isulat ang bahagi ng computer. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. At narito ang mga salita na mga bahagi ng computer. Mayroon tayong keyboard, CPU, speaker, monitor, mouse at printer. Bibigyan ko kayo mga bata ng 3 minuto upang sagutan. At narito na ang mga sagot. Tama ba ang inyong mga kasagutan gaya ng nasa larawan? Huwag kayong mag-alala mga bata kung mababa lamang ang inyong makuhang score. Okay lamang dahil susubukin lamang natin ang inyong kaalaman tungkol sa ating aralin. At bago din tayo magpatuloy, tayo muna ay magbalik tanaw. Tukuyin ang larawan kung mapagkakakitaan sa pamayanan at sa tahanan. Isulat ang empty kung mapagkakakitaan sa tahanan at empty kung mapagkakakitaan sa pamayanan. Okay, para sa unang bilang, ikalawang bilang, ikatlong bilang, ika-apat na bilang at ika-limang bilang. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot, mga bata? Magaling! Ngayon naman, ay tayo ay talakayin natin ang panuntunan sa pagsali sa discussion forum at chat. Ano-ano nga ba ang mga panuntunang ito? Una, siguraduhin kilala ang ka-chat o kausap at mag-iingat sa mga grupo na inyong sinasalihan. Ikalawa, tiyaking makabuluhan ang pinag-uusapan sa discussion forum at chat. Iwasan ang mga usapan na hindi naaayon sa topic. Maging malinaw ang bawat pahayag upang lubos na maunawaan ng kausap. Ang ikatlo, maging mahinahon sa pakikipag-usap. Iwasan ang magbitiw ng mga salita dahil nagpapakita ito ng kasamaan ng ugali. Gumamit ng mga magagalang na salita sa pakikipag-usap o pakikipag-chat. Ikaapat, iwasan ang paggamit ng mga emoticons o smiley faces sa pakikipag-usap sa chat box. Ang paggamit nito ay naaayon lamang sa nilalaman ng iyong mensahe. Ikalima, sumagot agad sa kausap dahil siguradong naghihintay ang kausap ng iyong kasagutan at magpaalam sa kausap bago mag-offline. Ikaanim, iwasan ang paggamit ng all caps o malalaking titik kapag magta-type ng mensahe sa iyong pausap. Ito ay may indikasyon na ikaw ay galit o nagagalit sa iyong kausap.
Ikapito, kailangan ng iba yung pag-iingat sa discussion forum at chat. Iwasan din ang pagpasok sa mga websites na hindi pinapayagan. Maaring magdulot ito ng virus na makakasira sa iyong computer o sa iyong laptop. Ikawalo, kapag hindi nakikita ang iyong kausap, bigyan pa din ito ng paggalang. Sumunod sa inyong napagkasunduan upang hindi ka maabala pati na rin ang iyong kausap sa chat. Ikasyam, huwag gumamit ng mga mensahe na nakasulat sa mga website na maaring ipamahagi sa iba. Kung nais gamitin, kailangang magpaalam sa may akda o bigyan ng pagkilala ang gumawa nito dahil maari tayong makasuhan sa pangungopya ng iba. Number 10, iwasan ang pagpo-post ng bahay, ng sasakyan, ng cellphone o anumang kagamitan na hindi mo pag-aari dahil maari kang kasuhan sa paggamit nito. 11. Ang Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, ang mga social media websites na maaring gamitin sa pakikipag-chat ng may pag-iingat. Samantalang ang Gmail naman ay ginagamit sa discussion forum. Ngayon naman mga bata, ating subukin kung inyong natutunan ang aking mga tinalakay. Magbigay ng 5 kabutihang dulot sa pagsali sa discussion forum at chat at 5 di kabutihang dulot sa pagsali sa discussion forum at chat. Tandaan mga bata na sa panahon ngayon na mabilis ang pag-usad ng teknolohiya ay malaki ang naitutulong ng mga kaalaman at kasanayan sa paggamit ng ICT tulad ng mga social media websites na ginagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dapat iwasan ang paggamit ng mga pabalbal na salita tulad ng pagmumura at cyberbullying dahil magdudulot ito ng negatibong pananaw na maaaring mauwi sa kasamaan o sa karahasan at kapahamakan. Maging mahinahon sa pagsasalita sa kausap at siguraduhin kakilala ang kachat upang maiwasan na ikaw ay mapahamak. Dapat nating isaisip, ang wastong paggamit ng ICT ay malaki ang naitutulong sa ating pag-aaral, pamumuhay at sa ating trabaho o negosyo. Ngayon naman mga bata, sagutan ang mga gawain sa pagkatuto sa module tulad na pag-alam sa natutunan, pangwakas na pagsusulit, at pagninilay. Lagi niyong tatandaan mga bata, ito ay isang pangaral. Mag-aral na mabuti dahil ito ang susi sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Maraming salamat at nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayong hapon.